Para po sa inyong katanungan, ito po ay galing po kay Ramon Tukiad Senior. Basahin po natin ang kanyang comment at tanong na rin po ito para mabigyan po natin ito ng paglilinaw. Basahin natin. Naniniwala ka ba ng anak at ama ay iisa? At Isaiah 43:10. Paano naging dalawa? Yan ang di matanggap ng mga Hudyo dahil sa Isaiah 40:13. Pero sabi ni Jesus, ako at ang ama ay iisa. Paano naging dalawa? Bago po natin ito sagutin, mga kaibigan ko at kapatid sa pananampalataya, welcome back po muli sa ating channel, God's Word, Read Scriptures. At doon sa mga bago po na napapadaan, please like and subscribe to our channel. I-click mo na rin yung ring bell button para ma-notify tayo sa bawat upload. Ngayong araw na ito, patuloy tayong sasagot sa inyong mga katanungan. Kaya balikan po natin yung tanong ni Ramon, na kung saan yung kanyang gustong ilinaw po dito sa kanyang mga comment ay mabigyan po natin ng tamang sagot at ibabase po natin ito sa banal na kasulatan. Ngayon po, ang sabi niya, tinatanong niya po ako na kung saan naniniwala ka ba na ang anak at ang ama ay iisa. Unang isasagot po ay magkaiba po talaga. Yan po ay kung sa literal natin titingnan yung ama at ang anak ay magkaiba po kalalagayan. May sariling kalalagayan yung anak at may sariling kalalagayan yung ama. So magkaiba po ito. So hindi ako naniniwala na yan ay talagang isa. Siya rin ang ama, siya rin ang anak. Hindi po ganun ang ating magiging diwa. Kasi po, magkakamali tayo. Ngayon, dahil gusto ko munang ilinaw to, no, at bago ko ipaliwanag, babasa tayo muna ng isang talata na magbibigay sa atin ng unawa. Dito po sa mga sulat po ni Juan, basahin natin. Ito po ang nakasulat. Sapagkat kung paanong ang ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So malinaw po, may sariling kalalagayan yung ama, may sariling kalalagayan yung anak. So hindi po sila iisa. Yung iniisip nila, siya rin ang ama, siya rin anak. Hindi ganun ang dapat nating maging diwa. May sariling kalalagay ng ama, ganun din ang anak. Ngayon, ito po yung tanong sa bawat isa sa atin. Saan sila iisa? Ano po? So, ipapaliwanag ito sa atin ng kasulatan. Kaya nga po, hindi ako magpapaliwanag na ganang sa aking sarili. Babasahin natin sa kasulatan para mismo yung nakasulat, yun po ang magpapaliwanag. Kaya kailangan natin ng pangunawa. So, uunawain natin yung ating babasahin. Paano sila magkaiba? Saan sila iisa? Ano? So ngayon, saan sila iisa? Basahin natin sa kasulatan. Dito po sa mga sulat ng mga propeta. Basahin natin. Dito po sa aklat ng Salmo. Basahin natin. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa kanan ko hanggang mapasuko ko sa iyo ang mga kaaway mo. Ngayon, napansin niyo po ba yung dalawang salitang Panginoon? Yung isang Panginoon, tumutukoy po yun sama. At yung isang Panginoon ay tumutukoy naman sa ating Panginoon Jesucristo. Bakit po? Si Haring David po ang nagsulat ng aklat ng salmong ito. Ito ang sinasabi niya sa kanyang sulat, yung kanyang Panginoon at mayroon pa isang Panginoon. Di ba? Kinikilala ni Haring David yung Panginoon, yung amang makapangyarihan sa lahat, at kinikilala din ni Haring David yung isa pang Panginoon na anak ng ama. Ito pong Panginoon na ito na tinutukoy ang ating Panginoon Jesucristo. So noon pa lang, sa panahon ni Haring David, kilala na niya yung ama at ang anak. Malinaw po ba? So kinikilala po ni Haring David na mayroon pong mag-ama. Sapagkat po ito ay idiniklara doon po sa chapter 2, kung babalikan po natin ang chapter 2, verse 7, sapagkat ito ay nasa 110 na po tayo nagbasa. So ngayon, babalikan natin yung chapter 2, verse 7, para malaman natin na ipinihag ng ama na yung kanyang anak. So basahin natin, sinabi ng hari na hinirang ng Diyos, sasabihin ko, ang sinabi sa akin ng Panginoon, ikaw ang anak ko at ngayon ipapahayag ko na ako ang iyong ama. So dito may mag-ama po talagang kikilalanin natin. So hindi po sila iisa.
kung ito ang ibabase natin, no, meron po talagang mag-ama. Yung salitang ako, tumutukoy doon sa anak. At yung salitang ama, tumutukoy ito doon sa makapangyarihan sa lahat. So, malinaw po dito sa Salmo chapter 2, verse 7, na mag-ama po ito. Sinasalita nung anak ang kapahayagan ng ama sa kanya. Ano po? O ngayon. Dahil kinilala natin yung ama at ang anak ay mayroong kaparehas na kalalagayan, yung Panginoon, yung ama, at Panginoon din yung kanyang anak. So, malino po dito sa Juan 10:30, ako at ang ama ay iisa. Meron po silang kalalagayan na doon sila iisa ang kanilang kalalagayan. Ngayon, kung Panginoon ay iisa ang kanilang kalagayan, yung pagka-Diyos ba? Yung pagka-Godhead ng Ama at pagka-Godhead ng Anak ay meron din pa? So, aalamin din natin sa kasulatan. So, basahin natin. Dito naman sa mga sulat ni Apostol Pablo, Hebreo 1:8. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. So, malino po yung sinasabi po dito, no? Sinasabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ano sabi ng Diyos? Ama na makapangyarihan sa lahat sa kanyang anak. Ang sabi ng Ama, O Diyos, ibig sabihin, kinikilala ng Ama na yung kanyang anak ay mayroong pagka-Diyos. Kaya nga po, dito natin malalaman, ako at ang Ama ay iisa. Kaya idineklara ng ating Panginoong Kristo na si Jesus po ay mayroong pagka-Godhead o pagka-Diyos. Malino po ang sinasabi dito sa mga sulat ni Apostol Pablo. Ang sabi ng Diyos Ama, di ba malino po, ulitin ko po. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos Ama tungkol sa kanyang anak, O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghari mo'y makatuwiran. So malino po, may pagka-Diyos ang Ama, may pagka-Diyos yung kanyang anak. Yan po ang sinasabi dito sa mga sulat ni Juan 10:30. Ako at ang Ama ay iisa. Iisang kalalagayan nila, may pagka-Panginoon, may pagka-Diyos. Ngayon, para maging malino pa sa inyo, para hindi nyo pagdudahan, di dalawa ang Diyos, dalawa ang Panginoon. Kaya nga, bibigyan tayo ng tamang diwa na meron tayong pagkakilanlan sa mag-amang ito. Ito po ay isinulat ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat sa 1 Corinto 8:6 para hindi tayo malito. Para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. So malinaw po, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. So malinaw po, mayroon tayong iisang Diyos. Tuloy natin, at nabubuhay tayo para sa Kanya. At may iisang Panginoon. Malinaw po ba? Sinong tinutukoy na iisang Panginoon? Yan po ang tanong ko po sa inyo. Iisang Panginoon lamang na si Jesu Kristo. So malinaw po, hindi naman tayo malilito. Sa pamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay at sa pamagitan din niya ay nabubuhay tayo ngayon. Ibig sabihin, kung yung Diyos Ama, ito po, malinaw po no. Iisa lamang ang Diyos Ama natin na lumikha ng lahat ng bagay. Bagamat siya ay mayroong pagka-Panginoon, may pagka-Diyos. Ganon din ang ating Panginoon, ang ating Panginoong Jesucristo. Bagamat siya ay may pagka-Diyos at mayroong pagka-Panginoon, kaya para hindi tayo malito, ang sinasabi dito, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama na lumikha ng lahat ng bagay. Malinaw po. At may isang Panginoon lamang si Jesu Kristo. So, hindi na tayo malilito. Nakita po ninyo? So, ganyan natin uunawain. Kaya yung sinasabi dito sa Juan 10:30, ako at ang Ama ay isa. Yung kalalagayan ng ating Panginoong Kristo dito ay masasabi nating Panginoon. At yung Ama, kaya iisang Diyos, kaya masasabi natin sa iisang Diyos lamang ang ating Ama. At iisang Panginoon ang ating Panginoong Kristo. So malinaw po ba sa inyo? Ang Ama may pagka-Panginoon at may pagka-Diyos.
at yung anak may pagkapanginoon, may pagkadiyos. Kaya nilinaw ni Apostol Pablo, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama. At ito pa isa, at may isang Panginoon lamang, si Jesucristo. So, malinaw po ba? So, hindi na kayo malilito dito sa 10:13 ng Juan. Kaya nga maraming nalilito, walang magpaliwanag ng ayos. Hindi maunawaan ang mga nangangaral ngayon. Kaya ang ituturo, siya na rin ang Ama, siya rin ang Anak. Eh, may sarili namang kalalagayan. Mas mataas po ang kalalagayan ng Ama kaysa Anak. Kaya may sariling buhay ang Anak, yung ako, si Kristo po yun. May sariling buhay yan. At may sariling buhay din o kalalagayan yung Ama. Kung ibabase po natin dito sa mga sulat ni Juan. Ano po? Juan 5:26. Basahin muli natin. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili. Tandaan po ninyo, may buhay po sa kanyang sarili. May buhay sa kanyang sarili. Ano ba yun? Kaya ba niyong intindihin yung mga nakasulat diyan? O talagang ayon yung intindihin? Malinaw po dyan, di ba? Ulitin ko. Sapagkat kung paanong ang Ama ay may buhay sa kanyang sarili, ay gayon din namang pinagkalooban niya ang Anak na magkaroon ng buhay sa kanyang sarili. So, malinaw po. So, hindi tayo maniniwala na merong Trinidad. Kasi ang Trinidad ay pantay-pantay, walang pagkakaungusan, walang mataas, walang mababa. Iisa ang kapangyarihan. Yun ang paniniwala ng Trinidad. So, hindi po tayo maniniwala sa Trinidad sapagkat sinasabi dito sa kasulatan, malinaw po, at ito ay yung nagpalinaw sa mga sulat ni Juan 5:26. May sariling kalalagayan ng Ama, may sariling kalalagayan yung Anak. May pagkapanginoon ang Ama, may pagkadiyos ang Ama. May pagkapanginoon ang ating Panginoong Hesukristo, may pagkadiyos po, may pagkagadhed po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya itong Juan 10:30, hindi na kayo malilito dahil inililaw ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto chapter 8 verse 6. Para sa atin, isa lamang ang Diyos, ang ating Ama. At may isang Panginoon lamang, si Jesucristo. So, malinaw po. So, ito'y inilinaw natin dito sa Juan 10:30. Ngayon, saan din pa sila iisa? Marami po ang katangian na mag-amang ito. Doon sila iisa. Ngayon, tanungin natin yung Ama. Di ba napag-aralan natin kahapon lang? Yung Ama ay may simbol na liwanag o ilaw, di ba? Sabi dito sa unang Juan 1:5, ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo. So ibig sabihin, ipinapahayag ng ating Panginoong Jesucristo para maintindihan natin na meron silang kalalagayan na magkaisa. Iisa sila sa kalalagayan. Katulad nitong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ulitin ko. Ito ang mensaheng narinig namin mula kay Jesucristo at ipinapahayag naman namin sa inyo, ang Diyos ay liwanag at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. Di ba? Basahin natin sa ibang salin. Kasi yung liwanag, ilaw po para maintindihan natin. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya ay walang anumang kadiliman. So, kung ang Ama ay merong katangiang ilaw, symbolical na ilaw, ang tanong, yung kanyang bang anak may ganun ding kalalagayan, may symbolical na ilaw? O, basahin natin. Kung ang anak ng Ama ay meron ding katangian na ilaw. Basahin natin dito sa Juan 3:19. Hinatulan sila dahil dumating ang anak ng Diyos. Sino ang tinutukoy ng anak ng Diyos? Ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, bilang ilaw dito sa mundo, ngunit mas ginusto nilang manatili sa dilim kaysa lumapit sa kanya na nagbibigay liwanag dahil masama ang mga ginagawa nila. So, malinaw po. Sinong tinutukoy na anak ng Diyos? Ipapaliwanag pa rin ito sa atin eh. Juan 8:12, basahin naman natin. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. So, malinaw po. Ang ating Panginoong Jesucristo ang nagsasalita dito. Ang sabi niya, ako ang ilaw ng mundo. So, malinaw. So, i-highlight natin, no? Ang sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo dito sa talatang ito na ako ang ilaw ng mundo.
ang sumusunod sa akin ay hindi na mamumuhay sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay. Malino po ba? Kung yung ama, ano po, ay may kalalagayan o symbolical na ilaw, magan yung kanyang anak. Kaya nga yung Juan 10:30, malinaw naman po na ako at ang ama ay isa. Kung ang ama, tinatawag na ilaw, maging yung kanyang anak na si Jesucristo ay ilaw. Diba? So ganyan dapat tayo magpaliwanag para yung mga makikinig, maunawaan dahil ang nagpaliwanag kasulatan. Nabinasa natin para maintindihan natin. Ako at ang ama ay iisa. San sila iisa? Nakita natin kanina, may pagkapanginoon ang ama, may pagkapanginoon ang anak. May pagka-Diyos o pagka-Godhead ang ama, meron din pagka-Godhead yung kanyang anak. Kung sa symbolical na ilaw ang ama, ganun din ang anak. Diba? Maliban dito sa ating binasa, ano? Maliban dito, basahin muli natin. Muli nagsalita si Jesus sa mga tao, ako ang ilaw ng mundo. So, hindi na kayo malilito doon sa mga nakasulat kasi binabasa natin, binabaybay natin ang kasulatan para hindi tayo mailigaw na mga nangangaral na hindi nakakaunawa ng kasulatan. So, pasalamat kayong mga napadaan sa channel na ito dahil nabigyan na naman kayo ng linaw sa inyong mga tanong. Lalong-lalo na po dito sa nagtatanong na si Ramon. Kaibigang Ramon, gusto mo ba na maging kapatid kita sa pananampalataya? Tanggapin mo ang panalita at aral at turo ni Kristo. Kaisa kita sa pananampalataya. Yung sinasabi mo dito na hindi matanggap ng ibang mga Hudyo, ng ibang mga Hudyo, huwag mong lalahatin. Kaya yung mga binasa ko, mga propeta at mga apostoles, mga Hudyo din po yun, sila po'y naniniwala sa ating Panginoong Kristo, na ating tagapagligtas, bilang Kristo at tagapagligtas. Pero yung ibang mga Hudyo na hindi naniniwala, yun po yung matitigas ang ulo. Kaya huwag nating lalahatin. Basehan mo, yan ang di matanggap ng mga Hudyo. So huwag mong lalahatin ang mga Hudyo ay hindi naniniwala sa ating Panginoong Kristo. Kaya nagkakamali sila o maging kayo sa inyong pagkaunawa sa kasulatan, hindi nababaybay ang pagbabasa. Ngayon, nabaybayin po ba natin? Naunawaan po ba na yung salitang ako, yung sinasabi mo dito, no? Si Jesus, ako at ang Ama ay isa. So, piniliwanag ko po sa inyo na kung saan ay may saan sila iisa? Sa pagka-Diyos, sa pagka-Panginoon. Yan, katulad nito ating binabanggit pa. Maging sa symbolical, Ama, may symbolic na ilaw, maging yung anak, di ba? Ay sumisimbolo din sa ilaw. Ito pa, para makita pa natin ano. Sa Juan 9:5, habang ako ay nasa mundong ito, ako ang ilaw na nagbibigay liwanag sa mga tao. Tandaan po ninyo, kung hindi mo talaga kilala si Kristo, hindi maliliwanagan ang inyong pag-iisip. Lalo kayong malalabuan kasi ang aral at turo ay hindi manggagaling sa Kanya, kaya hindi kayo makakaunawa. Makakaunawa lang kayo ng kasulatan kung ang susundin ninyo yung mga aral at turo ni Kristo. Yan ang payo ko po sa inyo. So, naging malinaw po ba sa inyo? Kaya itong ibinibigay mong talatang ito sa Isaiah 43:10, muli natin basahin, ano? Mga mamamayan ng Israel. Tingnan po ninyo, mga mamamayan ng Israel, kayo ang aking mga saksi. Pinili ko kayong maging mga lingkod ko para makilala niyo ako at magtiwala kayo sa akin. At para maunawaan ninyo na ako lamang ang Diyos, walang ibang Diyos na nauna sa akin. At wala ring Diyos na susunod pa sa akin. Kasi po, ang pinagmulan lahat na ng bagay ay mag-ama. Kasi diyan, consider na yung Diyos na tinutukoy diyan, yung mag-ama. Mula sa simula, ang pinagmula ng lahat ng bagay ay yung mag-ama. Hindi lang ito na pagkaunawa na kung saan itong ama ay merong isusugo para maipakilala talaga sa mga Israelita na hindi sumusunod. Bakit po? Di ba't kilala ni Haling David?
Di ba't kilala ni Haring David yung mag-amang ito? Yung pong pinaglilingkuran ni Haring David na Panginoon at yung isa pang Panginoon, kilala po niya. Maging yung kanyang nasasakupan, kinikilala din po nila na mag-ama po yung pinaglilingkuran ni Haring David. Amen? Ngayon, dito sa mga sinasabi mo, kaya nga ipinapaliwanag ni Isaiah, may mga ilan na hindi kilala yung anak. Nakita po ninyo, si Isaiah ba bilang propeta, hindi ba niya kilala yung ama at ang anak? Kilala din niya. Kaya ipiliwanag niya na meron pong isusugo niya yung kanyang lingkod na magkakatawang tao. Kaya narayan din po sa kanyang mga sulat. Basahin din natin, no? Ang sabi ni Propeta Isaias, ito, makita ninyo. Kilala din po ni Propeta Isaias yung anak ng ama. Basahin natin. At ang katungkulan sa sambayan ni David ay iaatang ko sa kanyang balikat at siya'y magbubukas at walang magsasara at siya'y magsasara at walang magbubukas. Ang tinutukoy niyan si Jesus. O, ito pa isa para maging malinaw. Kilala rin po ni Propeta Isaias yung anak ng ama. Basahin natin. Sa Isaiah 7:14, kaya't ang Panginoon, yung Ama, ano, para maintindihan natin, ulitin natin, kaya't ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang dalaga ay maglilihi at manganak ng isang lalaki at tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. So, diba, ano ba ang kahulugan ng Emmanuel? Ngayon po, basahin po natin ang katotohanan sa mga sulat ni Mateo. Sa chapter 1 verse 23 hanggang 25 para malaman natin. Ito po ay kapahayagan ni Isaias na isinulat naman ni Mateo para maintindihan natin yung kinikilala nila na mag-ama. Kaya yung sinasabi mo, yung ibang mga Israelita o mga Hudyo, hindi kinikilala yung anak. Pero yung ibang mga Hudyo, mga Israelita, katulad po ni Haring David at ibang mga propeta, maging mga apostoles, kilala itong mag-amang ito. Malinaw po ba? Kaya ito, ipapaliwanag ko po sa inyo. Sa mga sulat naman ni Mateo, chapter 1 verse 23, magbubuntis ang isang berhen at manganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. So, ibig sabihin, may pagka-Diyos po ang ating Panginoong Kristo. Bagamat siya ay magkakatawang tao dahil ito'y kapahayagan, dahil nasusulat, tutupad yung propesiya sa bagong tipan, kaya siya ay magkakatawang tao. Bagamat siya ay may pagka-Diyos, di ba? Yan po, malinaw naman po. Di ba? Si Jesucristo po ang tinutukoy diyan. Ituloy po natin sa 24 para mas maunawaan pa natin. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. Nang manganak na si Maria, pinangalan ni Jose ang sanggol ng Jesus. So, malinaw po ang tinutukoy doon dito sa 23, no? Na Emmanuel ay may pagka-Diyos po yung anak ng Ama. Kaya malinaw sa mga sulat ni Propeta Isaias, malinaw po, iyan po ang sinasabi dito. Maging kay Haring David, kinikilala niya, maging si Propeta Isaias. Kaya dito po sa tanong po ninyo, naging malinaw po ba? Kaya si Jesus po, sabi niya, ako at Ama ay iisa. Saan sila iisa? May pagka-Diyos si Kristo. May pagka-Diyos yung Ama. Ibig sabihin, mayroon pong pagka-Godhead ang Ama, mayroon po din pagka-Godhead ang ating Panginoong Kristo. Bagamat nabanggit ni Haring David na ang ating Panginoong Hesus ay Panginoon din ang tawag, maging doon sama, Panginoon din po. Di ba? So, recap tayo para maging malinaw sa'yo, no? Bago natin tapusin ang ating pag-aaral. Ang sinasabi ng kasulatan, di ba? Balikan natin yung aklat ng Salmo. Para makilala natin yung Ama at yung Anak, may pagka-Panginoon, yung anak may pagka-Panginoon. Kaya kung ibabasa natin itong Juan 10:30, malinaw po. Ako at ang Ama ay isa.
Ibig sabihin, may pagkapanginoon ang Ama, may pagkapanginoon ang Anak. So, ganun din po sa mga paliwanag ni Apostol Pablo, Hebreo 1:8, kung ang Ama tinatawag na Diyos, maging yung Ama ang tawag sa kanyang anak ay Diyos. So, malinaw po. Ngayon, para hindi tayo mas malito, di dalawa ang Panginoon, dalawa ang Diyos. Kaya nga po, para maging malinaw sa atin, isinulat ni Apostol Pablo, para sa atin, iisa lamang ang Diyos, ang ating Ama. At may isang Panginoon lamang ang Panginoong Jesucristo. So, malinaw po ba sa inyo? Hindi naman kayo malilito. Kaya yung Juan 10:30, nariyan yung mga katangian ng Ama at katangian ng Ama, doon sila iisa. Pero hindi sila iisang-iisa sapagat pinalino ni Juan na mayroong sariling kalalagayan ng Ama, may sariling kalalagayan yung kanyang anak. Kaya kung kayo po'y naliwanagan, please like and subscribe to our channel para sa mga updates pa natin. Mag-comment pa po kayo sa mga comment section para may palinaw pa rin natin. Ano po? At doon sa nagtatanong po na kay Ramon, naging malinaw po ba sa iyo? Kaya kung gusto mo maging kapatid ka sa pananampalataya, kaya kung ikay taga-sunod ni Jesucristo, kapatid na kita sa pananampalataya. Kaya hanggang sa muli po ng ating mag-aaral, ibalik natin sa Diyos ang kapurihan, kadakilaan, at kabanalan sa ating Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maging sa kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Sa Diyos po ang kapurihan. Amen.